po nito sa structural na hawak natin. Ang pag-i-splice po ng main bar sa column ay nakalagay po dito, notes of splicing. Ayun, kukunin lang natin yung clear height ng column dito sa ground floor, ang second floor. Kukunin natin yung clear height at igigit na lang natin yung magiging splicing. Kaya lahat na poste ay ganito ang magiging itsura natin sa pag-i-splice dito sa gitna ng clear height, no, sa bawat floor. Mapapansin natin yung pag-i-splice ng main bar sa mga poste natin. Dito sa intersection, mag-i-splice tayo ulit. At yung clear na height dito sa ground floor, meron po tayong splice dito. Ito 14 piraso yung nagiging main bar dito. Ang kalahati nito, ang splice nandito sa intersection. Itong piraso mula doon sa kulong footing, nag-i-splice tayo dito sa kalagitnaan ng height ng first floor. Mag-i-splice tayo ulit. Itong dumaritso sa taas, i-splice natin ulit doon sa third floor, doon sa intersection. At ito naman dito sa intersection ng second floor. Alternate ang style, kamukha nito. Naka-alternate yung splice niya. At ang nagiging haba ng splicing natin, o yung dugtong, ano binta, base sa structural. Lahat yan, lahat ng mga poste ay ganun ang nagiging splicing natin sa main bar. Sa dugtungan. Saka dito isa, dalawa din dito. Malayo masyado ito. Sukat ka na ano? Mula dyan, 1 meter. 1 meter. Gawin mo na ano, 95. Oh, 95. Ang slab na to, yung slab dito, pantay dito, pantay dito. Oh, pantay. Tapos ang slab naman dito, bumaba ka ng 15 cm. CR ito, CR. CR. Ay doon, open. Yan, open yan at yun. Kasi yun yung hagdanan. Pantay mo stansi doon. Stansi. Hey, malaglagan yung isa. Oy, ano? Uy! Paul, tabi dyan, Paul! Align mo na yun, dog. Align mo na. Align mo na yun, dog. Align. Sagat mo nga doon. Uy. Lampas-lampas pala yan, dudong. Dito po mapapansin natin yung paglatag natin ng slab sa style natin. Gumamit tayo ng GFI. Ano? Hindi. Hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka sa kanto. Isa pa doon. Pagkatapos ating settingan, saka natin ilalatag yung mga tubo para sa slab. Una muna yung mga runner bago siding. Kasunod na yung paglalatag natin ng slab. Gumamit tayo ng U-jack. Kasi yan yung mag adjust ano, pataas para ma-align yung slab. Alternate mo yung pagkakalagay, ha. Ito
dito naman yung isa, lugtong. Oh. Tapos, oh, doon naman si Ruho. Ganyan, Alper. Oh. Pwede, pwede. Oh, sabit mo. Di sabit, sabit. Oh.